bakbak! Sa mga naghihintay ng aming Tuktok Adventures, ito na ang pinakahihintay nyo. Time check! It's 11:30. Boom! Tatanghalian na pala. Medyo late kaming umalis ng bahay. Siyempre, inasikaso muna namin ang aming mga alaga. At ngayon ay kasama ko ang aking pamilya. Ang aming mga alaga, nakikita nyo na, at ang aking asawa, ayan, nakamas pa. Nakikita nyo, sobrang dami namin dala ngayong gamit. Mas marami kaysa nung una dahil nadagdagan ang mga dalahin. Na kaya siyempre, para masubukan na rin natin kung gaano malakas itong Maxima Z sa mga kargahan namin. Kung nakikita nyo nga pala, merong karton sa bubong, ayan, oh. Talagang mainit pala pagka ganito yung bubong. Buti na lang kamo, ay hindi ko kagad tinapon yung mismong karton ng Blue Whitney Solar natin. Kaya ito, gamit natin pang bawas ng init dito sa bubong. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng highway ng mismong Santa Cruz, papuntang Pagsawitan. So dito kami dadaan, kasi dito mas marami tayong madadaanan na gasolinahan at namumula na yung gasolina. Hindi ko pala napakargahan nung huli namin ginamit to. Hindi lang makita pero katabi ko si Coffee. Nandito okay. Sa may parting nga kanan ko, sa may likod. Okay naman siya dito eh. Tapos yung apat, nandito ulit sa likod. Eh, kita niyo ba si Jack, si Annie, si Mocha, si Jarvis naman nasa may babae. So itong pupuntahan natin na lugar is napuntahan ko na. Pero syempre, iba pa rin yung journey pag pumunta tayo na iba naman yung gamit natin. At saka iba yung mga kasama natin. So mamaya malalaman nyo. Magandang panahon, ganyan na lang. Oo nga eh. Sana ganito lang lagi panahon pagka bumabiyahe. Although laging umuulan nung nakaraan, bigyan nyo naman kami ngayon ng magandang panahon. Ayan na naman. Mahingi na naman ang aking mga alaga. O, Jack! Ay, hindi namin nalinisan yan si Jack, pero pagdating ba nalang nalinisan? Tsaka si Jarvis. Ito si Coffee, oh, katabi ko. Bagong gupit yan, oh. Bagong ano? Okay upa. Na. Ah, meron na tayong tuktok. Adventure. Ah, nakasakay ka na ulit. Ah, masaya ka na ulit. Relax, relax, relax. Ito, yung ating solar, dala natin. Miguel. Then sa likod nito, yung ating power station. Ito, Miguel, mga tubig. Relax. Relax yung ating Immortal bag na top box bag at yung ating bed relax bag version 4. Tingnan nyo kung gaano karami ang kargahan namin. Ayan o. Papakarga lang tayo. Tingnan natin kung gaano ang ipapatak ng ating pakarga. So pagka ganitong 200cc na yung inyong makina, eh kailangan na kano na kayo premium na gasolina or yung may octane na 95. Kaya na yung pinapakarga pagka ganitong 200cc na. Kahit naman yung Bajaj RE, eh premium yung kinakarga natin doon. Ito ang aking buntis. Oh, ayan, tingnan niyo ang tiyan, ang laki. Oh, buntis na naman. Malapit-lapit na naman tong mga anak. Kaya kailangan ko muna tong igala-gala. Ano na ano? Magkano? 441. Almost 7 liters. Para dire-diretso na yung biyahe natin. Ito pa yung mga tubigan namin, oh. Dami namin dalang tubigan. Ito 64 ounce to. At syempre, meron ding pang sarili ang aming mga alaga. Hindi pwedeng mawala yan. Oh, bigay from Bajaj Philippines. Maraming salamat. And, meron na palang ganito ang Aqua Plus para sa mga alaga natin. Nabibili lang to. Mas mabilis pa inumin ngayon ang mga alaga namin. Oh, ganyan-ganyan lang. Diba? Nabibili niya yan sa Shopee. Meron dyan sa Shopee ang Aqua Plus. And kapag katapos ng uminom, pwede naman ibalik yung tubig. Tapos, Coffee, mukhang ininom pa. Kasi yung dating unang dala namin, nagkakandatapon lang dito sa mismo sahig ng tuktok eh. Oh no, yan. Yun, umangat na, oh. Full tank! Full tank na. Good to go for adventure. Halos ako lang din pala yung side mirror. Kahit ganito kaliit, kita ko naman kagad. We are approaching Pagsanhan, Laguna. Welcome, Arch! So, sa kanan tayo dadaan. Saan madadaanan natin yung tulay at makikita natin yung ilog dito. Kataas ito ay Cavinti, bakit tayo ng Cavinti at Louisiana. So saan dito rin naman kami dumaan nung hinatid ko sila boy. So hanap lang din muna kami ng mga kainan at tanghalian na nagugutom na rin kami. Saan tayo may makikita. Iwas muna tayo sa fast food. Tama ang mga lutong bahay, karindiri tayo.
Binti, Laguna. Ingat lang sa mga kurbadahan dito. Kahit na sobrang ganda ng kalsada. Yan na dala ko ang gabi? Oo. Masarap yan. Bigay ni Madam yan. Madam Shipa. Maraming salamat po kay Madam. Masarap. Kala ko kung anong hopia. Kakaibang hopia siya. Hopia, pero ang laman niya parang ano ng shopo, yung asado, gano'n. Yung may binili na tayong tinapay noon, nung tayo anniversary natin. Gano'n yung loob. Pork plus. Oo, parang gano'n. Sarap, no? Pakita mo naman. Dumis mo lang, ayun. Madam, thank you daw po. Maraming salamat. May baon kami. Totong dinadaanan natin ngayon ay Louisiana na to. Kung di ako nagkakamali, ha. Kasi pagka nadaanan na natin yung maraming nagtitinda ng bukong bibingka, it means nasa Louisiana talaga tayo. Ito, eh marami na kayong makikita na tindahan ng bukong bibingka. Ay, titinda rin ng bukong bibingka, araw-araw yan. Kahit hindi pa magpapasko, meron lagi dito. Kaya kung naghahanap kayo at naglilihi kayo sa bukong bibingka, dito lang kayo pumunta, Louisiana, Laguna. Pero meron akong isang laging tindahan na pinupuntahan dito. Doon lang ako lagi bumibili. At karamihan ng mga tindahan din dito ng bukong bibingka ay libre ang buko juice. Kaya manghihingi tayong buko juice. Kaya nagdala ako ng 2 liter bottle ng Coke para mangingi. Dito na tayo sa lagi kong binibilhan ng bukong bibingka. Etel Special Bibingka, King Queen Bibingka. At syempre, ang pinaka gusto natin dito ay yung pre-buko juice. Te, okay na ba ang aking order? Tatlo, oh. Tatlong piraso. Tapos, buko juice syempre. Yon. May dala akong lagayan eh. Alam na niyate yan. Lagi ako nabili rito pag napapadaan ako eh. Salin nyo na lang po dito. Lahat po yan. Kapal na mukha eh. No? Pero pag magagawin kayo dito sa Louisiana, Laguna, eh itong mismong kahabaan ng kalsada na to, bago kayo mag-Via Rosary, basta pagkagaling kayo ng Cabinte, eh sa gawing kaliwa nyo siya makikita. Kung galing naman kayo ng Lokban, eh gawing kanan nyo naman siya makikita. May mga kasama na ako tayo. Saan ka makakakuha ng ganito karaming buko na libre? Buko juice, oh. Dito lang yan. Hey, thank you, ah. Palagay naman yan. At ang aking asawa ay nagtatrabaho habang nabiyahe. Work pa more! Salamat po! Hanggang sa muli! Let's go! Simula nung dyan ako bumili, hindi na ako sumubok ng ibang tindahan dito ng buko bibingka. Eh, doon ako nasarapan eh. Alam ka naman nung tumikim pa ako, doon na yung masarap. Bakit ka pa lilipat, di ba? Diretso tayong biyahe. Kung saan, sa Louisiana mismong bayan, eh baka doon na kami makahanap ng mismong kakainan namin ng tanghal yan. Nagugutom-gutom na rin kami. Ano? Via Rosary! Lokban Quezon! Nakita nyo na yung malaking semento na yan. Wala pang nakasulat eh. Eh, nasa Lokban Quezon na kayo patawid. Ah, yung kinaina natin yung nila Gino. Ah, yung crossing, yung dito lang, may mga luto na doon, diba? Tapos, tabing kalsada lang natin, may paparada yung tuktok para kita natin yung gamit natin. Tsaka, oh, doon. Yung bago mag-bypass road. Kainan. Hanap din kami ng kakainan. Doon sa Louisiana, meron na kami nakita. Kaso, ang problema namin, hindi namin kita yung pagpaparadahan ng amin tuktok. At eh, yung mga alaga namin, hindi rin makikita. Tsaka yung mga gamit na ihiwan namin dito. Diyan muna ha, kakain lang mamit daddy. So, itong diretso na to, ito yung papunta ng bypass road ng Lokban. Then, kaliwa, Sampaloc. Ito namang pakanan, yan na yung mismong papunta ng bayan ng mismong Lokban. Ah, sa wakas, makakakain na. Bilis ah. Ilang kanin mo? Isa lang? Ingin ng mga alaga ko, at least kita naman namin. Nandun lang oh.
Nadidinig nyo ba? Ingay ng mga alaga ko, no? Ang ganda ng ambience dito. Ito yung likod namin. Kulay green, yung tubig na. Yung kakainin natin mamayang hapon, sa daan na tayo bumili doon. May mabibilan doon ng mga isda. Ano ba, inihaw? Ayaw mo na, akin na yan. Ayaw ko na. Tapos na kaming kumain, papahipahinga lang, at pinapainom muna namin ang mga alaga namin. Kunti pa. Kunti pa. At matatouchy lang kayo pagka pinakain kagad kayo ngayon. Wow na uhaw. Okay na. O, yung dalawang barako. Isa-isa lang. Maliit lang ang ano. Isa-isa lang muna. O, magbigay ka muna, Jarvis. O, tira mo si Jarvis. Walang joke ka, Jack. Bigyan mo naman si Jarvis. Jarvis naman, si Jarvis, si Jarvis. May yellow ba yan? Ha? Oo. Damo to si Jack. Napakadamo to. Jack ha, yung ugali mo. Bigyan mo na painumin si Jarvis at inaanohan ni Jack eh. Okay na dito, Jarvis. All goods. Goods. Kaya tayo dumarecho, ha? Diretso na, tanghali na. Okay, salamat sa tanghalian. Diretso na tayong bahay at full tank pa rin naman tayo, hindi pa nababawasan. Dito na tayo sa bypass road para mabilis. Maambon, ano ba yan? Paparamdam aampiyasa yan ang kanan dosena. Doon kami nagpahinga na, no? Sinundo ko sila Boy P. Doon kami natulog. Ay, tumutula? Oo. Ay, hilahin mo yung karton, nahilo mo. Tigil muna ako sa tabi. Ano? Okay na? Oo. Sila nanay, di naman nababasa. Nababasa? Dahan-dahan naman. Naampiyas sa gilid. Naampiyas? Itong damit, baka maano din to. Baka umulan na rito eh. Matapos na yung ulan. Sana doon sa pupuntahan natin, itigil na ang ulan. Tigil na rin eh. Oo, buti na lang, di pa umuulan dito. Na mga dati pang nakasubaybay sa akin, nakaraang taon, alam nyo na itong pupuntahan natin. Pag nakita nyo, makakanan na tayo dito. Nasa parting pagbilaw Quezon na tayo. Alam ko, dito meron mga nagtitinda ng isda eh. Ikaw, kung anong gusto mong mamili na rito at narito ang palengke? Upo na, upo! Ingat lang kayo pag pupunta kayo dito. Talagang ang kurbadahan dito ay siko-siko. So itong pupuntahan natin is tinatawag na Isla Chica o Chica Island. Pero yung pinaka mismong resort is Isla Chica Eco Resort yung pupuntahan natin. Which is noong Hampas Loopers Christmas Party afternoon. Eh, naimbitahan kasi ako ng Hot Calabarzon na sumama sa kanila. At sumunod naman ako nung araw ng yun pagkatapos na Christmas party. Sila yung una kong nakasama dito. Sila sa Dick nakapunta na rin dito, kaso nga lang siya ay solo nung magpunta. Ito yung isla na hindi ka na kailangan sumakay ng bangka para mapuntahan. Kundi tatawid ka na lang kasi meron namang tulay. Ito na mismo yung tulay na sinasabi ko sa inyo. Nagdudugtong doon sa isla at saka dito sa mismong pagbilao Quezon. And makikita nyo, sa kaliwa't kanan, maraming mga pala isdaan dyan. Dito sa kaliwa, dyan yung papunta sa mismong Gumaca Quezon. At sa kanan, kung saan naman tayo nang galing. Meron pa tayong aakyatin kung saan mas makikita natin yung isang magandang view dun. Pagkatapos ng matarik na packet na to, yung pagligaw, yun yung mas matarik. Subukan natin si Maxima. Bello naman eh. Tarsera! Nako, merong truck sa harap! Yun lang! Kayang-kaya naman yun yun.
Ah, bagong pinagtura ang ano, Argo, barangay Ibabang Polo. Ang laki ng pangalan man ng kapitan. Ano, nakakita ng baka? Sige, taulan niyo. Patabi mo, nakaharap sa kalsada. Tabihin mo yung baka. Okay na, tabing dagat na. Yun. Ito na yung matarik. Segunda. Tercera. Sige. Ba, matarik. Ano, kaya? Segunda? Oh, good. Hawakan mo sila. Sa Isla Chica Eco Resort, eh nakausap ko na yun sa information. So may mga guest pa kasi, eh alas 4 pa lang, mga, pero pwede na namin ipasok yung tuktok, pero mamaya pang 6. Pero ngayon, kung gusto namin pumasok doon, eh pwede naman. So 200 pesos per head, and then yung car camping is from Monday to Thursday lang pinapayagan. Ingay nyo naman. So yung tent pitching may bayad din, which is 150 pesos. Tingnan kung gano'ng karaming gamit meron kami ngayon. No? Sige sir. Salamat. At tinulungan na kami para may pasok doon. Ang dami nga naman eh. Mamaya pa natin ipapasok tong tuktok. Tara na. Oh, wag na magdikit-dikit. Ano, ako nahihirapan. Tingnan niyo ginawa sa akin. Oh. Teka lang. Tandaan. Liwaliw naman to mga to. Oh, dun. Oh, manabe. Wag mang away. Lalaban yan. Buntis din yan. Oh, dito tayo. Mananabi lang tayo. Buntis din yan, no? Nalabas ang pangil. Kala nyo, di kayo lalabanan yan, ha? Kung dun sa atin, nabubulas nyo yung mga nandun dito. Hindi, iba mga ano rito. Iwas tayo, iwas. Saka hanap na naman ng tahimik na lugar para manggulot ng mga alaga kong ito. Oh. Tandaan nyo na, itong lugar na to. Doon kami pumuesto nun, no? Dito. Nasa likod namin yung tuktok. Huwag maingay. Tayo na lang nandito. Solo-solo na namin lugar dito. Kasi yung kanina mga nandito ay nag-uwian na. Oh, wait lang. Nagpiprepare na lang pagkain. Oh. At nag-charge ako ng wireless mic. Dito. Napaganda yung pwesto namin. Kasi pag ano dito, ito na kagad yung mismong dagat. Ayun, kitang-kita nyo. Kaya bukas ng umaga, kitang-kita natin yung pagsikat ng araw dito. Tapos dito lang yung aming lutuan. Ang ganda ng ano eh. Pwesto talaga eh. Kakain na. Oh, dito. Isa. Oh, dito. Huwag kayo mag-ha. Nanay, dito iyo.
Ayan ang iyo. Ayan mo si ano dyan. Si Mocha. Saan ba si nanay? Oh, ito nga si nanay. Buntis. Malilito pa ako. Kakamukha eh. Ikaw, Kopi. Ano? Kakain o hindi? Ayan, kumakain na o. Happy yan eh. Nakapagtuktok na eh. Ay! Oh. Mag-aaway pa. Mag-aaway pa. Huwag mag-aaway ha. Huwag pagkain. Oh, ubos na. Pag ubos na. Ubos na. Huwag nag-aaway dahil sa pagkain ha. Jack! Na magulo, tahimik na sa wakas. Oh, pagkain mo, boss. Huwag tapon ha, ayusin ang pagkain. Si Jabis na marunong mag-intay. Okay na. Oh. Kayo na ang mauna at kami ang panghuli. Ganyan namin kayo kamahal. May uling akong binili nung unang-una pa, pero late nang dumating. Pero ang lakas pala magbaga nito. Akala mo chocolate lang oh. Cookies na nakabalot eh. Mapagkakamalan talaga eh. Tapos ito yung itsura ng ano niya, uling. Maliliit lang oh. Parang tablet-tablet. Mag-iihaw kami ng aming ulam. Chicken. Ang liit-liit ng uling eh. Ang lakas umapoy. Oh, maluluto na kagad yung aming pagkain. Buti talaga malaking pakinabang talaga. Meron kayong lagayan ng tubig na ganito. Iigaban nyo na lang. Hindi ako nagkamali na ito yung pinili ko ngayon na puntahan namin ng asawa ko. Tsaka, di ba na naman na to? Nakita mo to dati nung nag-post ako? Di ba sabi mo gusto mong pumunta ng dagat? Ayan, di na nanak tarito. Uy, mukha ang kulit mo. Ito ang aking buntis na naman, pangatlong beses. O, tanyo, oo. Gagalingan nanay, ha? Tama na muna to, ha? Pagkatapos, ha? O, napatingin ka. Bigla siya napatingin sa akin. Pag-uwi, ha? Doon ka ng mga anak sa bahay, ha? Mag-relax ka lang muna dito. No? Si Kopi, oh. Umaano din. Di pa ba luto yan? Kunti pa. May nang ago ng upuan sa akin, oh. Tulog si nanay, oh. Sana ganito lang yung panahon. Huwag nang umambon or umulan. Para kahit di na kami dun sa tent matulog, eh, okay lang. Uy, Mocha, hindi ka mapakalay kayo matulog na rin. Tulog na si nanay eh. Tagal naman maluto ng chicken. Uy! Ano't nag-uuman na naman oh? Gutom ka na naman? Kasi mo ka. Ba. Lahat ng makita mo ha? Ito yung bibingkang binili natin sa Louisiana. Oh, nangunguhit pa oh. Uy, Neng! Tama na. Tama na, ang takot-takot mo. Nangyaka lahat ng makita mo. Tingnan ko nga kung same pa rin ang lasa simula nung natikman ko. Ganyan pa rin, sarap. Tumigil mo ka. Hindi lahat ng makita ay pwede. Kain na. Yung nagdala ka ng upuan, pero inagawang ka. Oh, kaya pala ang kulit-kulit kanina. Gusto niya siya pala uupo. Gustong gumaya sa kanyang nanay. Ganito talaga tong bigas? Ikaw, anong kain mo? Ano yan? Meal. Oatmeal lang? Hindi, wow. Kakain ako mamaya. Anong kakain mo mamaya? Chicken lang. Chicken? Walang marinade to, no? Wala. Ano lang to? Asin. Asin paminta. At saka paminta. At parang inasin lang agad ng lasa. Uy. Oh, tamo, tikman mo. Pag kumain ka. Tsaka oyster sauce pala. Ah, yun pala. May oyster sauce pala. Akala ko asin at saka ano lang eh, paminta eh. Nilagyan ko oyster sauce.